DZLB na, woo! Para sa balitang tanghali. Yeah! Oh, DZLB na, woo! Para sa balitang tanghali. DZLB na. DZLB, Balitanghali with Gerald Bautro and J. Mark Davilo. The LB Headlines. Announcement for the winner of SSG Election 2020. Abangan! Department of Health humingi na ng tulong sa DepEd para sa deworming. Sabayang pagsisipilyo at paghuhugas ng kamay sa tanghali, pinatupad. Tambay Aralan, naging reading center. Graduation pictorial nangyari noong Biyernes. Pero ilan ang sigurado at ilan ang dihado? Kauna-unahang guard dumating na sa Lumangbayan nitong Lunes. DZLB, Balitang Hali. Unang balita sa DZLB. Tunghayan natin ang report ni Clarice Arellano tungkol sa ang DOH ay humingi nga ng tulong sa DepEd upang sa gaganapin nilang deworming ay magtagumpay. Para sa LB Patrol, Clarence Arellano. Hello, Clarence. Clarence, magandang tanghali, Gerald and Jemar. Wala bang naiulat dyan na hindi na purga? Oo, kasi yung mga bata, matigas ang ulo eh. Yes. Hindi lumalabas ang classroom kapag ganun. Meron kasi yung mga ayaw uminom. Minsan, hindi nila sineseryoso ang mga ganung bagay. Oo. Dahil alam naman natin na importante ang purgahin dahil ito yung nakakatulong para lumakas ang resistensya ng mga bata. Yes, go ahead, Clarence. Wala ba dyang nasabi na iulat? Mula naman, dahil lahat ng mga estudyante dito ay napurgahan dahil sa tulong na din ng mga teacher. Mabuti pa ba sila dahil sa naganap na deworming? Oo, may nakita ka ba dyan magulang? Ganun, maraming mga magulang ang pumunta ka at marami ding natuwa kasi napurga yung mga anak nila. Oh, sige, salamat Clarence. Mula dito sa Lumangbayan National School, ako si Clarence Arellano para sa DZLB, Balitang Tanghali. Husay sa komento at reaksyon. Sabayang pagsisipilyo sa tanghali at paghuhugas ng kamay, pinapatupad. Okay nga partner, dahil nga na sulod na balita, alam naman natin na pinatupad nga ito sa LB. Oo. At dahil nga sa ating mga nakarating. Halos lahat kasi ng grade mula grade 7 to grade 12 ay ginagawa na ito tuwing tanghali. Ano? Malaking tulong ito partner, syempre pag malinis ang kamay, malinis ang ngipin, iwas ang sakit. Yes, at lalo sa binabantay natin yung NCOVID nga eh. Yes. Delikado kaya naghuhugas tayo ng kamay. Mabuti sa ating nakuwang source ay ginawa pang performance task. Ito ng isang guru ha. Mm-mm, by groupings para sa pagsisipil. Ah, parang may meron silang mga magkakaroon sila ng plus attendance points. Para meta dance kung sino yung hindi at kung sino para mabantayan nga kung sinong hindi. At partner, isa pa nating balita ay ang Tambay Aralan ay naging reading center na. Ba, maganda to partner. Magandang gaganda ng proyekto ng LB ha. Yes, magaganda talaga at magagaling ang mga namumuno dito. Galing ng LB. Kaya kasi ginawang reading center yung Tambay Aralan ay dahil bumaba nga yung antas ng mga Pilipino pagdating sa pagbabasa. Yun kasi yun eh. O dapat talagang pagtuunan yung pansin ng pagbabasa dahil pag hindi ka marunong magbasa talagang parang ang liit-liit mo. Kasi at saka parte ito ng pag-aaral natin. Sa lahat ng bagay kailangan marunong ka magbasa sa paglabas mo, pagbibiyahe mo, mga pagbabasa ng signs, ng kung saan lugar ka pupunta, pagbabasa ng English. Kasi pag ngayon, pag hindi ka marunong magbasa, talo ka. Yes, talo talaga. DZLB, Balitang Hali. Kauna-unahang guard dumating na sa Lumangbayan National High School noong Lunes. DZLB Patrol, Jobilin Alusina. Hello J. Mark and Gerald, magandang tanghali sa inyong dalawa. At nandito nga ako ngayon sa LB upang matunghayan ang pagdating na kanilang bagong guard. At may nakausap akong isang estudyante dito upang kuhanin ang kanyang panig tungkol sa kanilang bagong guard. Magandang tanghali sa iyo, Ineng. Ano iyong pangalan? Kate Meryl Solis. At ngayon, ano iyong nararamdaman ng bago na kayong guard? Masaya kasi nagkaroon ng kasiguraduhan ang aming kaligtasan. At yun nga, ayon sa kanya ay mas naging safe at may siguridad na sila sa kanilang paaralan. So may tanong lang kami dito, tuwing tanghali nagtatawiran yung mga bata sa bakod, may ganun pa bang insidente ngayon? May nangyayari pa ba? Ayon sa mga usap at nakuharan ko ng panayam,
sa mga guro dito, sa kanilang record ay wala pa namang umaakyat o tumatawid sa bakod nila. At dahil nga may natatakot sila at may guard lang na nagbabantay sa kanila. Mula dito sa Lumang Bayan, ako si Jovin Alusila, DZLB, Balitanghali. Salamat, Jovelyn. At susunod dating balita, partner. Graduation pictorial lang yari noong Biyernes. Pero ilan ang sigurado at ilan ang gihado? Nandito tayo ngayon sa station kung saan ating kakapanayamin ang isang estudyante mula sa LB na si Irish Mendoza. Para magbigay ng kanyang panig doon sa nangyari niya pictorial. Ineng, pakibuhay lang iyong mic. Ano yung naramdaman mo? Siyempre, halos sa 6 na taon na binuno mo sa pag-aaral sa LB, ay sa wakas ay naganap na rin yung pictorial. Ano yung naramdaman mo? First impression mo? My first impression po is natuwa po ako at nagalak sa mangyayari pong graduation namin. Sobrang saya po kasi matutuloy na po ang aming graduation at magpapasalamat po ako sa Panginoon dahil na kami po ay ginabayan niya at binigyan kami ng lakas ng loob para harapin po yung mga problemang pinagdaraanan ng isang estudyante. Ineng, Irish, base nga sa nakalat naming impormasyon, meron pang mga ilan dyan na hindi siguradong makakahawak ng kanilang diploma. At bakit? Bakit? Sino sila? Oo nga po, pero bago po ang lahat, gusto ko pong bumati kailapit sa mga... Sa bago po ang lahat, gusto ko pong batiin ang aking mga kaklase dyan sa G12 Jobs at saka dyan po sa mga tropang walwal, sina July, Rose Ann, Kayla, Bong, Princess, Myra, Ameline, and Angel Joy, Ana Bianca, J-Mark. Yoko, sino naman po? Labing isa po yung tropa ko. Sana all makakagraduate. Yes. Doon na tayo. Focus tayo dun sa yung tanong ko kanina. Balikan natin. Yes, sino yung mga hindi makakagraduate? Pwede bang pangalanan na ng diretsyo? Kahit hindi natin pangalanan masyado kasi namin. Masyado harsh partner. sorry. Okay. Doon po sa nalaman po namin nung in-announce po ng aming advisor. Chumismis ka ba? Hindi po, sir. In-announce po ng advisor namin na meron pong mga hindi makakatuloy or hindi po makakagraduate kasi dahil po sa immersion po. Yung ginawa na po namin, sila. Work immersion po, opo. So, doon po sa mga requirements ay kulang-kulang po sila. At meron din pong ibang rason kung bakit hindi sila makakagraduate. Meron po akong mga kaklase na ang dami pong absent at saka nalilate po. Problema kasi yun eh. Nakakalungkot naman partner kapag ganon. Sige, salamat Irish. Maraming salamat. Nakakaawa yung mga hindi makagraduate. Pero nasa kanila din yung siyempre kasalanan nila. Yes. So po tayo sa ating graduation at sure na sure natin na matutuwa din ang ating mga magulang at mga sumusuporta sa ating pag-aaral. Yan lamang po at maraming salamat. Sige, salamat Ineng at maraming salamat ulit. Okay. Susunod na balita natin ay ang announcement for the winner of SSG election. Abangan. Samantala oras natin, alas 4:52. That time check was being brought to you by Ginebra San Miguel, ganado sa buhay. Drink responsibly. Trust, magdiwala sa trust. Kasaba Price, ang kasaba mo sa buhay. Husay sa komento at reaksyon. DZLB, Balitang Hali. Susunod na balita, masaksihan natin ang announcement para sa nanalong SSG election ngayong 2020 na ginanap noong Biyernes. DZLB, nagpapatrol, Irish Mendoza. Irish? Go ahead, Irish. Magandang tanghali sa inyo, J-Mark and Gerald. Narito ang ulat mula sa ex-president ng Lumangbayan National High School. For President, J-Mark, 208. Vice President, Mark Jason De Chavez, 223. Secretary, 167, Resmilin Castillo. Treasurer, Sheldy Ann Salimo, 219. For Auditor, Christel Haplit, 160. PIO, Claire Ann Plandes and Christian Solis. For PO, Shaina P. Salimo and Raymart Ray. Grade 8 Representative Glyzel Gonzaga,
Grade 9 representative Mariel Perez. Grade 10 representative Aliana May Bakay. And for grade 11 representative Karen Enriquez, 177 vote. And for grade 12 representative is Rose Ann Salimo with an average score of 189. As mula dito sa LB, ako si Irish Mendoza para sa DZLB Balitanghali.